Hello guys! Hello, hello Cancer! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome, welcome guys! Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay, energy para sa iyong lahat, Cancer. Ito ay last week ng May 2024 and then first week ng June 2024. Zen Garden, Inner Sanctuary, number 38, 11 Manifestation. So mayroon ditong mga Cancer sa inyo na nagmamanifest ng peaceful na pamumuhay. Medyo disturb yung emotion mo siguro. Okay, so sa linggong ito, minamanifest mo, pinagpipray mo, or sinisikap mo, or sisikapin mong matahibik yung buhay mo. Kasi parang ang gulo na eh, 'di ba? Sa loob ng pamilya siguro ang gulo, ang daming pag-aaway, misunderstanding, maraming issues, drama, negativity, mga kompetisyon or kano pa man na gusto mong takasan. Parang 'yun ang nakikita natin dito. Comment down below if you resonate. Okay, Lilith. Wow. And Hecate. Okay. So, sinasabi ng Barrasio dito na oras na, Cancer, para baguhin mo itong sitwasyon mo sa ngayon. Siguro, oras na para umalis ka or alisin mo yung sarili mo sa mga unhealthy relationship, unhealthy habits, or communication, partnership, contact, diba? Commitment, friendship, kamag-anak, or kano pa man, habits ba? So, sinasabi ng Baraha, reclaim your power. Kasi normally, hindi ka naman ganun eh. Normally, masayahin kang tao. Normally, hindi kayong klase ng tao na mabilis maka-absorb ng negativity. So, dito sa barahang to, sinasabi na kailangan mo nang i-focus yung pagbabago sa buhay mo. As much as possible, kung gusto mo ng katahimikan, umiwas ka sa gulo. Kung gusto mo ng positivity, doon ka lang sa positive. Doon ka lang sa positive outlook ng buhay and baguhin mo yung mindset mo. Umiwas ka sa mga tao na pwedeng magdala sa'yo ng negativity. And reclaim your power. Ibalik mo yung dating ikaw. Ibalik mo yung dating masayahin, kontento, yung mabilis lang maka-appreciate ng mga bagay-bagay. And bawasan mo yung sobrang expectation. Okay? Lalo na ngayon, sa panahon ngayon, bawasan nyo yung sobrang expectation, lalo na yung sobrang taas ng pangarap. Okay? Diba? So, it's a resonate card. Sinasabi ng Barahan na sa linggong ito, kailangan mong magkaroon ng doble, triple, tenfolds na pasensya. Okay? Mapa-relationship man, mapa-trabaho, mga kapitbahay, relatives, friends, or kung sino man to, acquaintance, make sure na may dala-dala kang isang bag ng pasensya sa pakikipag-deal sa mga tao sa paligid mo. Okay? Kasi yun yung minamanifest mo eh. Minamanifest mong maging peaceful ang buhay mo, makaiwas ka sa away, makaiwas ka sa gulo, makaiwas ka sa kung ano-anong bagay-bagay. Okay? So, sabi ng Baraha sa'yo dito, yun na. Kailangan mo ng sobra-sobrang pasensya. Okay. Hangman na reverse and Five of Swords. So, yun. Nakikita ko sa'yo dito, merong mga Cancer na naghihintay kayo, 'di ba? Naghihintay kayo ng victory and success. Like may tinatrabaho siguro kayo or may trinabaho na kayo for the past few months or years na siguro na delay ng several times. Like for example, travel, graduation, recognition, salary increase, manifestation or ka naman to.
And ilang beses mo na itong gustong i-give up. And this week, siguro ito yung linggo na binigay mo sa sarili mo na ultimatum eh. Diba? Parang iniisip mo, okay, pag nag-fail pa ako dito, i-give up ko na talaga to. But sinasabi ng Baraha, bigyan mo pa daw ang sarili mo ng second chance, third chance, fourth chance, fifth chance, hanggang sa unlimited chances ito. Kasi matutuloy at matutuloy ito. Okay? So comment down below if you're resonated. Okay, three cards tayo. Chariot, Wheel of Fortune, and Knave of Swords. So itong dalawang to is major arcana. Two major events ang pwedeng mangyari sa buhay mo. Isang victory, success, recognition, rewards, awards. Pwede may mga graduation na mangyayari. Iikot yung Wheel of Fortune mo eh. Diba? So, maraming good news. Maraming good news ang posibleng darating sa'yo this week regarding sa pamilya mo. If may anak ka, pwedeng yung anak mo makatanggap ng rewards, awards, or recognition sa eskwelahan. Or pwedeng ikaw, isang unexpected na salary increase, bonus, or payouts ang posibleng matanggap mo sa linggong ito. Okay. So, dito sa Ace of Wands, nakikita natin dito na sobra kang excited. Diba? Punong-puno ng excitement yung puso mo. Sino ba naman hindi ang may excite? So, may ini-expect ka na good news sa linggong ito, or may ini-expect ka na victory, success na darating sa buhay mo, na siya yung rason kung bakit ka excited. Sobrang excitement itong nararamdaman mo, na hindi ka masyadong makatulog dahil sa sobrang excitement. Okay. Okay, and two cards natin is 6 and 3, 9. Ang galing niya, diba, it's a manifestation dito. May mga Cancer dito ang hindi makatulog sa sobrang excited, sobrang saya, sobrang basta hindi sila makatulog sa sobrang excitement nila sa mga happenings or sa mga pangyayari or sa mga pagbabago. Parang transformation, climax sa buhay nila. May paparating na selebrasyon, may kainan, inuman, may sayahan, kasayahan. And nakikita natin dito na on the way ka na. So, pwedeng nagta-travel ka this week. Or pwedeng may changes na mabilis na mangyari sa linggong ito. So, ihanda mo ang sarili mo dahil maraming rason na pwede mong i-celebrate sa linggong ito. Or maraming rason para maging masaya ka, maging positibo sa linggong ito. Okay? So, yun guys ang sinasabi ng Baraha. Thank you and see you again. Bye!